At syempre, hindi talaga madali ang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman, nang umuwi at nagbalik sa Pilipinas si Basha Gonzalez ay napag-desisyonan niyang magtayo ng negosyo para hindi niya na kailanganin pang mag-ibang bansa ulit. Alamin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Ang pagkakaroon ng maganda at healthy na buhok ay mahalagang parte ng ating overall appearance. Hindi lamang ini-enhance nito ang ating appearance, but also it boosts our confidence. Dahil dyan ay isang hair salon business ang binisita namin upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. So Basha, let's start off first with your salon. How did you start? Nag-home service lang ako before and then naabot ako ng 3 a.m. So napagod ako. Nag-ipon ako para ma-foot up ko yung salon ko. Unang-unang salon ko sa bahay lang. Umupa lang ako ng maliit na bahay. Tapos ayun na, nag-bloom naman ako so far. Basha, ano bang background natin before ka pumasok sa salon business? Entertainer. So bilang isa kang entertainer sa Japan, bigla kang pumasok, umuwi ng Pilipinas, bakit mo naisipang salon business medyo malayo dun sa pinanggalingan mong trabaho? At the time kasi ma'am, humina na yung entertainer ang umise sa Japan. And after noon, napunta ako ng Taytay. Tapos nakita ko yung mga friend ko, ang lalaki ng kinikita nila. Sabi ko, ba't ganun? Kailangan mag-aral ako nito. So nagmagaling-magaling. Salon business yung nakita mo sa Taytay. Nagmagaling-magaling ako, kahit hindi ako marunong. Pasok mo ako dyan. Minsan sa business, lakasan lang din talaga ng loob, no? Meron bang struggles and challenges along the way? Sobrang dami. As in, ang hirap, lalo pag walang booking. Parang, my God, paano to? Umuupa na ako ng pwesto and all of the sudden. Mahirap talaga, pero kinaya naman. Anong ginawa mo to be able, you know, to surpass that challenge? More on posting sa social media. Tapos, ayun, nakikita ng mga tao hanggang sa ni-refer na lang ako ng mga client ko. Basta yung faith mo na kaya ko to, kailangan ko tong gawin kasi hindi pwedeng habang buhay nagtatrabaho na lang ako para sa iba. Magkano ang kapital na sinimulan mo? I just started at 50K. Hindi ka ba natakot na makakabalik kaya to? Ito na yung last money ko. Business is a gamble actually. Kaya nag-take ako ng risk. And siguro in 2 weeks nakuha ko ulit yung ROI. Wow. Anong advice ang mabibigay mo sa mga gusto rin pumasok sa salon business? Sana, bago kayo mag-put up ng salon, alam nyo yung kalakalan. Dapat marunong ka talaga. Otherwise, pag iniwan ka, magsasara ka. Malulugi ang negosyo mo. Ano yung mga natutunan mo na pwede mo i-share sa amin? Dapat hindi lang titingnan mong kliyente yung mga client mo. Dapat ituring mo rin silang friends. Para kahit papano, ganun din yung i-feedback nila sa'yo. Bakit ba importanteng magnegosyo ang mga kababayan nating Pilipino? Kasi may mga umaasa sa atin at at the same time pagtanda namin, may ipon at para hindi ka magmukhang kawawa. Napakahirap mag-work ng ano, dapat mag-save ka para sa sarili mo. Huwag mong hayaan na maka-attract ka ng negative vibes. Always think positive para tuloy-tuloy ang success. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Basha Gonzalez. Another business story at business tips na naman ang itatapok namin sa susunod nating pagkikita. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!